Buenos días, señoritas y señoritos. In our earlier blog, we told you how the Dutertes are doing everything along with their minions and their political and military supporters to stop the Marcos administration from allowing the International Criminal Court investigators to come in and eventually to enforce the arrest warrant kung meron na po mailalabas and nakikita natin malapit na po 'yan, lalo na yung sa ayon sa earlier vlog natin na inamin na ng DOJ na they are helping the victims. Ibang usapan na po 'yan. Dati wala gaanong nakuha ang ebidensya dahil ang DOJ ay instead of helping the Filipino people, we're ignoring, if not siguro nilalabanan pa yung mga pamilya ng mga biktima and their lawyers along with the human rights groups helping them. Ngayon, naiba na po ang ihip ng hangin. Ang Department of Justice, the government machinery under President Bongbong Marcos and presumably upon orders of President Bongbong Marcos, because serious issues like this cannot happen without the say-so or the approval of the president. So, tulad yung nga, di ba, sabi ni Harry Roque na yung mga bagay na very seryoso talaga, presidential approval na yan. So, it was the order coming from the President Marcos that kick-started the action of the Department of Justice to assist human rights victims, extrajudicial killing victims in building a strong case para kumalap ng ebidensya, para kumuha ng oral and testimonial and documentary evidence laban sa mga guilty parties. So this is very serious. Na akala natin noon na the ICC was on its own. Yung pala, hindi lang inalaw sila pumasok sa bansa, kundi tinutulungan na rin sila ng Department of Justice. And that is why, the Dutertes are in a panic mode talaga ngayon. And they are doing everything from revolutionary government, from withdrawal of support, to impeachment daw ni President Bongbong Marcos, to civil disobedience, kudeta, lahat. At kagaya ng sinabi natin noon, pati political play or political action ay gagawin nila. And ngayon, kinonfirma ni Senator Bato de la Rosa na one of the best friends and supporters and allies of former President Rodrigo Roa Duterte, na papasok rin siya, babalik siya sa politika, and that is to run as a senator in the 2025 elections para to prevent the ICC from enforcing its arrest warrant sa kanya. Pero I doubt whether pwede mangyari yan, because kung tama yung timeline na sinabi ni ng dating spokesperson ni Duterte na si Harry Roque na middle of the year, wala na, maaresto na siya middle of the year. Kahit ma-delay pa yan ng konti, gagawin pa nilang lahat ng bagay to delay that, pero hindi na siguro mapigil. Maaresto na talaga within this year and prior to the holding of the 2025 senatorial election, which is next year pa, unless mag military takeover sila and ma-halt yung election na yan. So, at sa pa statement nga ni De La Rosa, parang tinatakot pa niya tayo, parang sinasabi pa niya, sige, ituloy nyo yung investigasyon sa mga Dutertes at tatakbo na talaga yan bilang senatorial candidate ng PDP laban na partido niya kung saan siya ang head nitong party wing under
former Energy Secretary Alfonso Cusi, na kaibigan rin natin at naging kliyente rin natin dati. So, sabi ni De La Rosa sa mga Senate reporters on the possibility of President Duterte running in the Senate, sabi niya, isa yan sa posibilidad, pwede mangyari. Kasi narinig ko na yan sa mga meeting namin eh, sabi niya. Lahat ng mga majority ng aming kasamaan sa partido ay gustong tumakbo si Pangulong Duterte. So, ito nga, pwede talaga maging shield ito sa kanya bilang Senate member of the Senate. Kasi pwede niya sabihin later on, kaya ako hinahabol dahil opposition senator ako, dahil for political reasons. So, ganun, no, di ba? So, sabi ni De La Rosa, excited daw sila lahat. Excited sila lahat. Kung tumakbo si former President Duterte. Pero dininay niya na gagawin ito ni Duterte to stop, ha, to do a kibuloy na the disappointed son of God, to stop the ICC from eventually arresting him. Sabi ni Bato De La Rosa, hindi naman siguro. Hindi naman for protection purposes. Dahil hindi naman niya kailangan ng protection pa, no? Protection pa, no, sabi niya. Because I am sure this government, this present government is reasonable enough. The former president shall be protected. Hindi naman siya kailangan ng additional protection. So, tulad ng brinag natin noon, parang in denial pa si Bato na talagang hinahabol na siya ng mga Marcoses. Pero as we reported earlier, no less than the Jose Clavano ng Department of Justice speaking in behalf of Justice Secretary Boying Remulla, inamin na tinutulungan na nga nila yung mga EJK victims. So bakit tutulungan yung EJK victims kung pinoprotektahan pa rin nila si Duterte? Anong klaseng protection yan? Di ba? With friends like that, who needs enemies? Di ba? ang tingin naman ni Bato, hindi daw siguro for protection. Sabi niya, baka gusto lang daw ito gawin ni former President Duterte na tumakbo sa Senado to still be able to contribute something to nation building. Sabi niya, after his 6 years term as president, sa tingin daw ni President, former President Duterte, na may magagawa pa rin siya sa tao. Yun. Siguro kulang pa yung 30,000 gusto pa dagdagan. Or kulang pa yung 13 trillion na utang na iniwan sa atin, gusto pa dagdagan. So at least dito inaamin na ni Bato na talaga naman, ha? Although dinideny niya yung shield against the ICC, pero klaro pa sa mas klaro pa sa liwanag ng araw na ganun talaga ang end game nila. Para sabihin later on na pwede pa sila dumulog kahit sa UN, Human Rights Commission, or anywhere, para sabihin they are politically persecuted because of political reasons, dahil nag-aaway-away na sila nila President Bongbong Marcos, ganoon, kaya hinahabol siya. At siyempre sinabi naman ni Senator Subiri noon, kung in session ang Senado at ipapa-aresto si Bongo or si Bato De La Rosa, hindi nila i-allow ito. So kahit papaano, malaki ang protection maibibigay to a sitting senator. So we will be keeping watch on this issue because this is a very serious issue, hindi lang sa interest ng taong bayan, kundi sa interest ng 30,000 o mga relatives and families of the 30,000 victims of the extrajudicial killings or very deadly anti-drug war during the Duterte administration. So thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog to friends and to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. And don't forget to press that notification bell na nakikita nyo para updated kayo parati sa mga vlogs ni Vat at ma-inform kayo ng YouTube na meron na naman bagong vlog si Vat. Thank you very much and see you!
in my next vlog.